ng GMA News. Mga kapuso, lalong lumakas yung low pressure area na nasa may silangan ng Luzon. At para sa Japan Meteorological Agency o JMA, isa na itong tropical depression o bagyo. Pero namataan ng pag-asa na sabing LPA sa layong 1,125 kilometers sa may silangan ng Aparikagayan. At tatawagin itong bagyong Florita sa oras na ideklara ng pag-asa na isa na itong ganap na bagyo. Sa wind map ng Metra Weather, makikita nyo, lalakas pa yung nasabing LPA habang nasa loob ng PAR, ibig sabihin gumaganda yung kanyang sirkulasyon. At tumutulak ito pahilaga o northward, at mga puso, palalakasin ito yung hanging habagat simula po bukas hanggang sa weekend. Bahagyan namang maulap at may tsansa ng thunderstorm din sa Metro Manila. Yan, bukas ng umaga yan, mga madaling araw. At magtutuloy-tuloy yung maayos sa panahon, pero pagdating uli ng tanghali, mga kapuso, ay meron ding posibilidad ng mga pagulan, pero ilang bahagi lamang ng Metro Manila nakikita yung green, at malaking bahagi ng Metro Manila eh halos walang ulan. Sa Luzon, may mahinang ulan naman dyan sa may rehiyon ng Ilocos, mga probinsya ng Zambales, Bataan, Mindoro provinces at Palawan sa umaga. Habang sa hapon, asahan naman ang thunderstorm dyan sa may central at northern Luzon, at maging sa Calabarzon at Bicol region, may mga isolated thunderstorms. Magapong maulan dyan sa may kanlurang bahagi ng Bisaya sa western section, bukas yan at yan ay dahil sa paglakas ng hanging habagat na pinalalakas ng nasabing LPA. Habang maulan na rin sa buong Visayas, pagdating sa hapon, lalo na dito sa may Samar Leyte provinces. At sa Mindanao, may mahinang ulan sa mga rehiyon ng Caraga at ARMM sa umaga, at may thunderstorm ka na, mga kapuso, pagdating ng hapon at medyo malalakas na thunderstorm o intense thunderstorm dyan sa may northern Mindanao, kasama na ang Zamboanga Peninsula. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.